Pinasaringang muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union o EU sa kanyang talumpati sa People's Day celebration sa Oriental Mindoro. Tinanggi rin ng Pangulo ang umano'y namumuong iringan sa pagitan ng Pilipinas at China. Narito unang balita ni Sir De Castillo. Napapalibutan ng kanyang mga apo, ipinagdiwang ni Pangulong Duterte sa Davao City ang kanyang 72 kaarawan. Sa mga larawang ito mula sa Public Information Office ng lungsod, kapansin-pansin ang asul na aparatong may tube na nasa tabi ng Pangulo. Unang inilabas ng GMA News ang impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang source na isa raw itong oxygen concentrator na ginagamit ng Pangulo kapag natutulog para mas komportable raw ang kanyang paghinga, bunsod na rin ng Burger's disease. Sa kanyang pagbisita sa Oriental Mindoro, binanggit ng Pangulo ang tungkol sa aparato. Yung pinos dyan sa ano, yung oxygen ko. Kasi kung matulog ako, ganoon lang. Oxygenation ko hindi maganda because of smoking. That is why in the coming months, we will be implementing the no smoking law in the Philippines. Sa kanyang talumpati naman sa People's Day celebration sa bayan ng Socorro, muling pinasaringan ni Duterte ang European Union o EU na bumabatiko sa kampanya sa droga ng administrasyon. Bahagyang napakabigang Pangulo nang mapansing may mga Caucasian na dumalo sa pagtitipon. Itong mga puti, bugok talaga. Terrible. No, you're not the one. I said I'm trying to figure out the members of the EU Parliament. Taka saan ba ito sila? Bago ang kanyang karawan, nakapulong din ni Duterte sina Chinese Ambassador Xiao Jinhua at US Ambassador Sung Kim. Kinumpronta raw niya si Ambassador Sung Kim tungkol sa West Philippine Sea. You know, I'm surprised really, Mr. Ambassador. Because had America really wanted to avoid trouble early on, di sana yung overflights, pinakita na doon sa newspaper that there was something a-brewing. There was something as if a runway was being built. And there were some concrete buildings on the side of the coastal site. Sabi ng Pangulo, mananatiling kaibigan ng Pilipinas ang Amerika habang nasa pinakamataas na antas naman anya ang ugnayan natin sa China. Para raw kay Duterte, hindi totoong nagkatensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. The strained relation, although it was more of an imaginary kasi I do not remember except that Rocos with them sa China Sea. Nagalit ng siya kay Aquino and hated Aquino and for the rest of his term, hindi niya hindi tayo pinapansin. Sabi ko, what's so bad about going to the International Court of Arbitration? Sabi ko, I am not here to impose on anything. As a matter of fact, I do not want to mention it here in your presence. But, sinabi ko, at any time during my term, we will have to talk about the arbitration of the China Sea. Tulad ng dati, nabanggit ang kampanya tungkol sa droga. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.